sa aking channel, sa Live Love and Love to Eat. Ngayon po, ay magmumukbang naman tayo. Ang ating imumukbang ay ang ginawa ko pong kilawing labanos at ito pong shrimp chili garlic oil. At syempre, sinamahan ko na rin po ng sinangag na may bawang. At ang aking kape. Ayan, kung kayo po'y may pagkain po dyan, eh tara, saluhan niyo po ako. Salo tayo. At gutom na po. Came dyan lang po from work. Nakabili po kasi ako dun sa open market. Ang tawag nila sa palengke dito, yung nasa kalsada yung paninda, open market. Ay, nakabili po ako ng labanos, nakakita ko. Ang labanos naman kasi dito, ang laki. Ang isang piraso, kumikilo siguro siya ng 1 kilo. Isang piraso lang yun, parang upo. Ay, dalawa binili ko. Tapos yun nga, eto, naisipan kong magkilawin kasi it's been so long na di na ako nakakatikim ng kilawin. Huli kong tikim sa kilawin is might be 8 years ago. Kasi si nani lang nagluluto nun eh. Eh, mabusisi. Kaya hindi malimit iluto sa bahay. And speaking of nanay, na-miss ko si nanay sa kilawin. Hindi siya malimit iluto sa dahilan yung procedure ni nanay na manapay na sa lola ko na ang gamit nila atay ng baboy at iniihaw. Sarap din ang hipol. Sarap yung anghang. Ngayon, kasi nga mabusisi, hindi malimit iluto. Kailangan talagang iihaw at tiktikin yung atay ng baboy kasi para kumapit dun sa labanos. Ngayon, naisip ko naman, atay ng manok. Kasi yung atay ng manok, di ba nagkikrim siya, kumakapit. So sabi ko, kahit hindi siya ihaw, ilaga ko lang yan at maganda yung pagkakagisa, titikit siya sa labanos. Yami ng hipon. Gawin nyo that guys, yung aking shrimp chili garlic oil. Ang dali. Lahat ng 10 minutes eh. Pero ang sarap. And then, mabalik tayo sa kilawin ko. Nakuha ko naman yung timpla. Kasi kailangan balanse yung suka, yung alat, yung asim nga ng suka, at tamis. May konti siyang hint ng tamis eh. Grabe, ang sarap. Namiss ko lola ko, namiss ko nanay ko dito sa kilawig to eh. Ang lola ko kasi, kaya marami kami natutunan sa lola ko.
Naging kusinera ng mayor nung araw. Eh, alam niyo naman, pag mayor at nagkakaroon ng okasyon, padasal, birthday ng mayor, at piyesta. Eh, marami po talagang handaan. As in, maraming handa. Doon lang po ako nakakita na ang lechong baboy, di ba sa atin pag may okasyon, ang isang lechong baboy, yun na yun. Doon hindi. Doon ako nakakita, nakatindig ng hilera yung mga kawaya na may lechon. Eh, syempre, mayor. Bigay ni ganito, padala ni ganito, regalo ni ganito. Ay, Diyos ko po, talagang nakapila, tuhog-tuhog na lechon. Eh, ang bukod pa yun sa kinatay, ha? Nahanda talaga na sa bahay ng mayor. Kasi yun, mga padapadala. Bukod pa din yung padala from the palaisdaan ni mayor. Ay, sarap lang kasi nira lola ko. Siyempre, nakakatikim. Pero nung malaki-laki na ako, sinasama na ako ng lola ko pag nagpiprepare sila ng pagluluto sa bahay ni mayor, sa likod bahay ni mayor. Kasi may dirty kitchen doon na malaki. Na kung saan ang kalan, ang ginagatong, yung mga pinagtabasa ng bakya, mga korting bakya na kahoy, pinagtabasan, yun ang pinagagatong. Mahaba siyang kugon, semento, na may, if I'm not mistaken na naalala ko, is tatlo o apat na butas. Tapos dun sa pinakadulos, kaya na ganyan. Dun sinasalpak yung mga panggatong. Tapos may tinutulak na bakal na pangganon pal, na may pangkahig at may pantulak. Yun. Sa? Ngayon, may technique na ako ng paggawa ng kilawin. Madali. So, malamang-lamang yan. Malilimit ang paggawa ko ng kilawin. Success eh. Kaya lang, kung nabubuhay si Lola, tsak, pagagalitan ako. Bakit kanyo? Eh kasi, substandard ang gawa ko. Hindi ako sumunod sa tunay na recipe niya. Pero, kuha ko lasa. Kaya lang, hindi pwede sa kanya yun eh. Maano yun? Masungit? Sungit yung lola kong yun. Pag sinabi niyang gano'n ang Ricardo, gano'n ang Ricardo. Ayaw niya na may bawas. Ayaw niya salita. Pwede na yan. Sarap ng hipon. Pero yung hipon na yan, recipe ko na yan. Akin na yan. Dito ko na natutunan yan. Yummy po talaga. Gusto ko sana magkamay. Kaso nyo po, yung mantika masyado ng chili garlic oil ko, bukod sa yung mantika kasi to, painit sa daliri yung sauce, gawa ng chili.
Gawin nyo na guys yung kilawin ko, tsaka tong hipon ko. As in, ay, ang sarap. Ayun, tsaka po pala, kaya ako ginawan dalawang labanos. Ayoko nang bitin. Ayun na naman, umira na naman ang aking katakawan. Ayoko nang bitin. Kasi, pag kami nagluluto, nakatira kasi kami sa isang apartment na anim yung doors ng apartment, up and down. Pag nagluto ang lola ko niyan, or si nanay, for example, 1 kilo or 2 kilos, or palagay ng 2 kilos, lahat yun, padadalhan. Ganun kasi sa amin. Parang may kamag-anak at may kapitbahay na parang naging kamag-anak yun na sa tagal yun na magkakasama sa apartment. So, ang nangyayari, hindi ka makawantos hawa. Kasi nagpapatikim tayo sa kapitbahay. Pero ganun din naman sila. Pag mga may special silang luto, nakakatikim din kami. Nakaugalian na ba? Na ganun. Nakahappy ako. Yummy! Bukas na uli ang diet. Nag-diet ka ba? Naku guys, ang dami kong kwento nung panong kabataan ko at lagi ako nakasama ng lola ko sa pagluluto niya dun sa bahay ng mayor namin ng araw. Meron pa siyang recipe si Lola na espesyal na inihahain lang sa mga bisita ni Mayor na espesyal. Hindi ko yun natutunan sa Lola ko. Ngayon, pag nagkaroon ng chance at nakabakasyon sa Pinas, ano po, pipilitin kong mailuto ni Nana yun. Kasi hindi ko alam yung lutong yun. Uy, curious na sila kung ano yung lutong yun. Na espesyal, yun ay ang lengua estofada na version ni Lola. Na hindi nakakain namin yun. Pang special lang. Nakaabot ata kami sos eh. Sos na lang. Yun ay pagagawa ko sa nanay ko. Pag nakabakasyon. Kasi siya, alam pa niya yung recipe tsaka yung luto ni Lola. Lagi kasing assistant ni Lola yung si nanay. Kumbaga si Lola yung chef,
siya, sous chef. Yun, ganun ang labas ni nanay. Kasi nanay, marami rin alam ng luto. Na ulam. Pero yung lengwang estopadong yun, nare-requestan talaga si Lola kasi pag may nakakatikim, lalo Chinese na negosyante. At nakapag-request, ipaggagawa yun na sabihin sa Lola ko. Pangalan nga pala ni Lola, Esther. Ayla, hello dyan. Sabi, oy Esther, ipaggawa mo nga si Mr. Chinese eh. Hindi ko lang natatanda yung name. Nang lengwang estopada at ipadala. Siguro regalo. Yun naman inabi ni Kula ang pag nadun ako kay Lola. Nung malaki-laki na ako, nakikitulong din ako kay Lola sa ano, sa espasol ako noon, natatandaan ko. Naghuhulma. Tapos ikakatang dalawang dulo. Yung hulma ng pahaba, ikakat. Yung dalawang dulo, kasi paslang tangkat, ilalagay sa plato, nakaslan. Iikot mo siyempre muna dun sa pulbos ng espasol. Bago ilalagay sa plato, paslat na para siyang bulaklak. Yung mga dulong yon na natatanggal, yun ang akin. Iniipong ko yun sa plastic. Yun. Natatandaan ko pa yung paggawa ng espasol. Ay, huwag mag-request. Mahirap. Grabe paghahalunon. As in, yung magsangag lang ng giniling na malagkit eh. Halo na ng halo. Tapos pag sinamahan pa ng gatana, and then sasamahan ng strip ng buko. Diyos ko, yung mga mama na naghahalo nun, yung mga ano na rin ni Mayor dun sa bahay na pinaghahalo ni Lola. Hindi na kaya ni Lola maghalo ng ganun. Parang halaya. Ang lapot nun. No? Yung panghawak, panghalo nila, yung kahoy na malaki. Na ganyan talaga. Tsaka wala yung sakawa, nakabukod. Kasi nga, kailangan merong umukumukontra sa kabila para hindi tumila ko ng kawali. Nakikita yung talya, ako di pala kawali, talyase. Yeah. Yun, alam ko yun. Kaya lang, huwag i-request at mahirap gawin. Kaya naman, pag bumili ka sa amin ng espasol, hali, ang haba ng papir. Ang papir niya, ganyan kahaba. Ang espasol sa loob, ganito ka-exe. Yun na yun, espasol. Tapos, ang liit pa. Kaya naman pala, eh talagang mahirap ng iluto, babot-bot iluto. Yung labor niya, yun na nagpapamahal. Kung napansin nyo, bakit walang ulo, ang hipon ko. Unang-una, dito, ganito talaga nabibili. Walang ulo. Kasi hindi nakain ng mga tao dito ng ulo ng hipon. Pangalawa, gusto ko yun. Walang ulo. Bakit po? Hindi ako mahilig sa ulo ng hipon. Kasi, sa dami ko po kasing nalaman ng mga natigok sa pagkain ng ulo ng hipon. Hindi natigaw because nalunok yung ulo ng hipon, ha? Hindi po. Yung cholesterol sa ulo ng hipon, iyon ang nakakapagpataas ng alta presyon.
ay matakaw din po ako sa hipon. So, hanggat maaari, talaga, as in, ito ako nakain ng ulo ng hipon. Ang sarap ng sinigang, aayusin ko ulo. Nakain ako ng maraming hipon, basta walang ulo. Ang sarap naman eh. Meron pa pala, special pa rin ni Lola. Ewan ko kung alam nyo to. Yung adobong dilaw, yung tawagin. Sa amin kasi, ganun ang tawag eh. Adobong dilaw. O, diba? Hindi tipid. Kasi, noon, oy, magtira ka. Yun ang maririnig mo sa nanay ko. Oy, magtira ka ng panghapunan pa mamaya. Yung adobong dilaw. Sanay tayo, adobong toyo eh. Iba't ibang version, pero toyo. May patuyo, may trikil, o three times daw na adobo, three way of adobo. Pero kay Lola, meron siya adobong dilaw. Instead na toyo, ang ginagamit niya, asin. At bakit naging dilaw? Yung adobo. Eh, ang mixture ng adobo is alat at asin. May suka pa rin naman. Eh, ba't naging dilaw? Ba't tinawag siyang dilaw? Pwede, isipin nyo. Ah, gumamit ng dilaw na luya. Walang luya ang adobo. Ewan ko sino sa'yo na lalagyan ng luya, ha? Pero alam ko walang luya adobo. Ang pampadilaw ni Lola, kasubha. Kung sino nakaisip nun ay tama. Kasubha. Ang ginagamit ni Lola sa kanyang adobong dilaw. Adobong dilaw. Kasubha. Sarap din. Daming bawang. Bukod yung bawang na kanyang ginawa sa pagigisa, bukod yung bawang kanyang medyo tinusta na ilalagay sa ibabaw ng adobong dilaw. Makikita mo yung sabaw niya, oh. Manilaw-nilaw. Malangis, manilaw-nilaw yung kasubha. Tapos ang lambot ng pagkamanok. Ay, talo-talo din yun pag yun ang luto ni Lola. O oh, yun, pwede kong gawin yun. Hindi mahirap. Pero talaga yung dila ng baka, sinanay pag-agawin ko nun. Yung lengguang.
para ma-share ko din sa inyo yung recipe ni Lola. Wala nang secret. Ayoko nang may secret, no? Mag-share na rin lang tayo ng recipe, eh, di lubos-lubosin na. I-share ang sarap, di ba? Ito, sineshare ko talaga sa inyo itong hipon na to. Subukan nyo. Ako, maaalala nyo. Hindi nyo malilimutan. Lalo sa mahilig sa mga hang, kung napansin nyo, sinisipon ako sa anghang. Sarap naman eh. Ay, ang anghang nakakasipon. Sarap. Meron naman pong ano, hipon na walang balat. Nasubukan ko na, na ganyan yung hipon walang balat. Kulang yung excitement. Ang sarap din yung kahit paano nasisip-sip yung balat. Kaya mas gusto ko pa rin to, yung may balat. Ayan. Ako po'y nabusog ng muli. Kayo po ba ay busog na dyan? Ha? Ano ba ulam nyo dyan? Comment sa baba kung anong ulam, ha? Kung meron kayo isi-share na recipe, share nyo. Kung gusto nyo subukan ko yung recipe ninyo, share nyo, try ko. Para natitikman ko din yung natitikman nyo. Itong recipe ko, try nyo rin at nang matikman nyo yung aking natitikman din, di ba? Wala namang sikreto dito. Kita nyo naman kung paano ko iluto. Tapos, bago ko palang ma-forget, ano, before I will forget, I would like to thank you all for my 1,000 subscribers. I'm so happy na nag-get ko yung 1,000 subscribers ko in time exact on my birthday. Sabi ko, wow! Ang galing naman ng YouTube. Exact ng birthday ko, naka 1,000 subscribers ako. Sa mga nag-subscribes po, ay maraming salamat. At sa mga patuloy po nanonood ng aking video, Maraming po salamat. Thank you po to everyone who's subscribing my channels and keep continue watching my videos. Ano po? And for those who ngayon lang po na nakapanood ng video ko, please don't forget subscribe and click the bell. And please follow
me for every videos that I'm going to make. Yan. Kasi meron na rin po akong foreigner na followers, kaya nag-i-English na rin po ako, kahit konti, para naman maintindihan tayo. Pero syempre, ang more kasi ng subscribers is tayo-tayo. Okay? So guys, tapos na po akong kumain. Sana po nabusog ko kayo. At sa ating muling pagkikita, dito po sa aking channel, sa Live, Love, and Love to Eat. Hanggang sa muli!